welcome back to our YouTube channel. So today I'll be sharing with you how do I take care of my hair. So ayan, before, kwento ko lang no, I used to avail those salon services like ano bang tawag doon, yung mga nagpapa-hair ribbon, kasi dati kasi hindi ko talaga ma-appreciate yung hair ko na wavy, na parang curly, ganyan. So, yun yung mga hindi ko ma-accept noon na part ng body ko. Yun nga. Kasi, parang pag curly ka, parang ang hirap-hirap tanggapin na ang hirap niyang ayusin, ayan. So, parang hindi siya acceptable, feeling ko, nung mga panahon na yun. But that was when I was still in high school and college. So, after that, parang feeling ko, share ko lang yung mga experiences ko nung nagpa-preband ako. Every year yan, lagi ako nagpa-preband. Like, siguro pag nakikita ko na medyo may curl-curl na sa taas ng, sa upper portion ng hair ko, pinapa-preband ko na yung nagpa-straight na ako ng buhok. Kasi, ayun nga, parang hindi ko siya type na, feeling ko kailangan straight na straight siya, na magandang tingnan. Ayun, tsaka syempre, medyo nauso din siya na ang dami nagpapariband ng buhok, nagpapa-hairy band ng time na yon. So, ako, syempre, ayoko magpahuli sa uso. Joke lang. So, hindi. Dahil feeling ko, hindi kasi maganda yung, hindi kasi magandang tingnan yung curly hair ng time na yon. So, hindi ko siya ma-appreciate, hindi ko alam kung paano siya iingatan, hindi ko siya alam kung paano aalagaan. Sa madaling salita, feeling ko, mahirap siyang i-maintain. Ayan. Hindi ko alam kung paano siya pagagandahin. Kaya, ang pinakamadaling way para gumanda yung hair ko is para maging attractive siya or maging appealing siya sa ibang tao or hindi siya pangit tingnan, is nagpapastraight ako. At tsaka isa pa sa mga reasons kung bakit ako nagpapariband noon is because madali siyang ayusan. Ayan. Easy to wear. Kapag kaligo mo, kahit hindi ka na mag blow dry, yan. Okay lang kasi pag natuyo siya, straight naman siya, tsaka shiny, ayun. So, it will not take too much of your time preparing for everything na kailangan mong gawin for the day. Ayan, so, easy to wear, straight, yan, yun yung mga bagay na naging dahilan para mag-avail ako ng ganong services sa mga salon, yung mga hair ribbon na yan. Pero, later on, na-realize ko na parang hindi pala nagiging maganda yung result niya sa hair ko. Tsaka feeling ko kasi parang na-expose ako sa too much chemicals na nilalagay sa buhok ko. Ayan. Kasi, kailan lang ba ako, nagpa-ribbon ako when I was in 4th year high school. So, gagraduate na ako noon kasi sabi ko, wow, bagong buhay. So, dapat maganda yung hair ko. So, nung time na nagpa-riband ako noon, sobrang saya-saya ako kasi sabi ko, ang ganda. Parang first time ko maka-experience ng ano na ganun maayos yung buhok ko, hindi siya kulot. Ayan. Kaya, parang naging nawili na ako. So, feeling ko, yun na yung sagot sa problema ko na ang hirap ayusin ng buhok ko dahil kulot na siya. So, every year na, nagiging nakaugalian ko na magpa-straight ng buhok, magpa-riband, ayan. Pero, hindi pala siya maganda. Hindi pala siya healthy. No? Hindi pala siya healthy option. For me, hindi siya magandang option for me. Kasi, after few months, parang bumabalik na agad yung mga kulot-kulot dito sa buhok ko, ganyan. So, hindi rin siya magandang maintenance kasi, syempre, every time na nagkakaroon na ng kulot dun sa hair mo, parang gusto mo na ulit magpa-straight ng buhok, di ba? So, parang, hindi siya economical. Parang hindi ka makakatipid din. Kasi, syempre, mag-spend ka rin ng budget para dun, di ba? Kasi yearly or for a few months, kailangan mo na ulit magpaganon, magpa-riband ulit ng buhok. Tapos, parang feeling ko, nagiging, anong tawag dun? Breakable yung hair. Mas madali siyang maputol kapag nagpapa-riband ka. Tapos, numinipis yung buhok ko, ang dami kong hair fall. Kaya, tinigilan ko na kasi hindi na siya healthy talaga. Tapos, that's the time na na-realize ko na,
bakit kaya hindi ko na lang i-maintain yung hair ko na curly, na wavy, tapos aralin ko na lang kung ano yung mga dapat kong gawin para naman kapag lumalabas ako or pag kailangan kong kung kailangan kong pumunta ng mga events, presentable naman yung hair ko, di ba? And then syempre dahil nga curly, medyo ano ka, medyo mag-spend ka ng time talaga para ipakita sa mga tao na ayos yung buhok mo. Ayan. Anyway, so I ended up na hindi na lang ako magpariband. So every time na pupunta ako sa salon, dahil nga alam mo naman pag pumupunta ka ng salon, 'di ba? Alam ko na marami sa inyo na nakaka-experience nito. Na kahit na straight yung hair, nagpapariband pa rin kasi iba talaga yung effect nga, nagiging siya, ni instant siya ng hair. Talaga nga alukin kanila na, "Ma'am, ba't hindi ka po magpariband?" So palagi akong nung mga una yung struggle ko yan na parang paano ko ba tatanggihan na wag ako, ayoko magpariband kasi oo nga naman kulot ako pero di ba parang ayoko naman talagang i-avail yung service na yon kasi I'm starting to love my curly hair. Pero parang sa kanila parang kapag nakakita sila ng kulot parang automatic na nasabihan ka na bakit hindi ka magpariband ng buhok. So ang hirap lang para sa akin na ayoko po sa tanggihan. Pero ayun, habang tumatagal naman, mas natututunan ko naman mag-say no. Nalaman ko naman kung paano ako magre-reject sa offer ng ganun. Kasi ayoko naman talaga. So ang naging solution ko para ingatan yung hair ko or para mas maging para mas maging presentable yung hair ko every day kapag lalo na pag lumalabas ako, pumunta ako sa work noon and also ngayon na lumalabas ako, naghanap kami ng friend ko, actually yung friend ko talagang kung nanonood siya ngayon maintindihan, matatawa yun kasi ang dami talaga namin pinuntahang salon, sobrang dami na ang hinahanap namin is yung makakapagbigay ng best haircut sa amin para yung buhok namin, kahit na iwanan namin na kahit na maligo kami or galing kami sa shower, hindi siya madaling i-maintain. Hindi siya mahirap i-maintain. Ayan. So, parang wash and wear, ganun. So, naghahanap kami ng ganun na magaling magkupit ng buhok, magaling mag-cut ng hair, parang basta ang dami namin napunta ang salon. Tapos, dumating pa nga sa point na nakita namin yung isang salon na ang mahal-mahal ng haircut nila. They cost around 5,000 and up for a haircut. And gusto namin siyang itry. Ayun. So anyway, kapag nandoon na kami sa point na yun na itatry namin yun, don't worry, I'll be sharing with you my experience. But definitely, we would like to try that one. Ayan. So, to cut the story short, pero ang dami ko talaga gusto i-share. Nakakatuwa kasi, ayun nga, when I learned how to love my hair, nakikita ko na ang ganda pala niya. Hindi pala pangit yung hair ko. Pag tinatali ko siya, ang cute-cute niya tingnan, may wave siya. And nakakatuwa kasi, feeling ko, when the time na nag-decide ako na sabi ko, I'll just take care of my hair and I will not go with that reband treatment. Nakita ko na nagumanda yung, mas nag-glow yung hair ko. Kasi siguro dahil I've learned to accept my flaws, diba? Hindi naman siya flaws. Actually, it's a gift na I think I just need to accept na maganda siya. Hindi siya pangit. We just have to learn how to love it, how to take care of it. And ano yung mga dapat mong iwasan para hindi pumangit yung curly hair. So, ang dami ko, nag-research ako, ano yung mga shampoo, ano yung mga conditioner na dapat kong gamitin para ingatan yung hair ko. And then, I found out na wala namang parang sabi mo na best conditioner or shampoo for curly hair. But, syempre,
you need to try kung ano yung magiging magandang result para sa hair mo, or you need to try kung ano yung magiging hiyang para sa buhok mo at saka sa scalp mo. Ayan. So dapat you have to choose kung ano yung magiging kasunod ng hair mo. Ayan. So ayun nga. Siguro yun nga, pumunta ka sa salon, wag kang matitempt na, or wag kang magpapa-influence. Number one, wag kang papa-influence na. Kung ayaw mo naman talagang magpa-revamp, just say no. They will accept it. They will try to offer you other services like hair treatment, keratin, mga ganun, ano pa ba, hot oil, hair spa, ayan. So yung pangalawa, so di ba, first thing na ginawa ko is to accept my hair, kung ano talaga yung hair ko, mahalin ko, mahalin mo yan. And next, since tina-turn down ko yung offer ng hair rebound, yung ginagawa ko na lang is naghanap ako ng mga what you call this, services or procedure or ano bang tawag doon, treatment na babagay sa hair ko. So ayun, i-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga ginawa ko para ma-maintain ko yung magandang at least, di ba, shiny and presentable na curly or wavy hair na meron ako ngayon. So first, ayun nga, kapag may mga nasa salon ako, naghahanap ako ng, pag nagpupunta ako ng salon, ang hinahanap ko talaga agad is kung sino yung pinaka main hairstylist nila para hawakan yung hair ko, or siya yung maggupit ng hair ko, kasi mas malamang alam na niya kung ano yung bagay na kung ano yung magandang haircut para sa mga curly or wavy hair. Kasi syempre, may experience na sila, alam na nila kung paano ihingatan yung mga ganung buhok, or alam na nila yung mga style na babagay sa mga may curly hair. Kasi syempre, yung mga may straight hair, iba yung style na, maraming style, siguro marami kayong style na nakikita sa mga may straight hair na maganda, pero may mga haircut kasi na babagay din sa mga curly hair, na kapag yun ang in-avail mo, or yun yung pinili mong style, after mo magpasalon, makikita mo na ang ganda-ganda ng effect. Ayun. So, yun. Choose your hairstyle. Eh, siguro, yun yung mga na ginawa ko. Tapos, pangalawa, nag-search din ako kung ano yung magandang hair treatment para sa mga may curly hair. So, madalas na pinagagawa ko noon ay keratin. Nakakatawa kasi isa sa mga ano pa na enjoy ko pa ngayon is magpa-hair color. Kasi parang dati nung nag-stop na ako magpa-hair rebound, ang unang hair color na pinili ko is yung highlights. Kasi sabi ko, ay maganda siguro kung magpa-highlights ako para, halimbawa kung may mga part na may nakalagay na highlight tapos medyo curly, ang ganda tingnan. So natuwa ako doon kasi ang ganda ng naging effect niya. So pero syempre pipili ka pa rin ng babagay na color para sa iyo. Syempre yung skin tone mo dapat i-consider mo rin yun. Ano ba yung magandang hair color para sa texture ng hair mo. So maraming kailangan i-consider. Ayun, so pwede rin siguro kung maibigan mo magpa-hair color ka rin, diba? Pero yun ako. I choose my hairstyle, my hairstylist, magpa-hair color ako. Tapos, naghanap ako ng magandang treatment for hair. So, mga, siguro, yung nagpapa-hot oil, hair spa, mga ganyan. So, hindi na yung masyadong maraming chemicals na nilalagay sa hair. Kasi ayoko na talaga ng, ayoko na masyadong madamage yung hair ko. Ayun. Tapos, kapag nag-shower naman ako, nalaman ko lang din. Actually, maganda rin naman yung naging effect. So, before I put shampoo on my hair, ang ginagawa ko muna is nagko-conditioner muna ako. Ayun. Kasi,
diba kapag nag-conditioner, kapag maliligo ka, parang feeling mo sobrang na-expose yung hair mo sa labas, sa dust. Ayan. So, ang ginagawa nun, parang nagiging dry yung hair mo. So, para hindi naman masyadong i-dry ni shampoo yung hair mo, ang ginagawa ko is, nagko-conditioner muna ako before mag-shampoo. And then, yung shampoo, syempre, ang mahalaga nun, malinis mo mabuti yung hair mo, yung scalp mo, para malinis talaga, maganda yung effect dun sa hair mo. Ayan. Tapos, conditioner, shampoo, and then another conditioner na naman. Syempre, ang hirap naman pag galing ka sa shampoo, tapos hindi ka nag-conditioner, di ba? Ang dry nun, ang hirap suklayin nun, kasi lalo na kapag kapag curly hair ka or wavy yung hair mo, mahirap talagang i-manage. Ayan, so, conditioner, shampoo, conditioner, yan yung nagiging routine ko kapag nag-shower ako. Kasi, ayun nga, feeling ko, mas nakakadagdag siya ng moisture sa hair ko. Hindi siya nagiging dry after ko mag-shower. Hindi siya mahirap i-manage. Mas malambot siya. Compared before na shampoo and conditioner lang yung ginagawa ko. Ayun, so, mahalaga din syempre na pipili ka kung ano yung babagay na shampoo and conditioner sa'yo. Ayan. Tapos, wag masyadong maraming... I mean, wag masyadong madalas yung paglalagay ng maraming shampoo sa hair kasi talaga nakaka-dry siya. Ayun, so, yun yung mga bagay na mga natutunan ko. Dati nga, naglalagay pa ako ng mga mousse kasi sabi ko, maganda siguro kung may mousse. Kaso, nagda-dry lalo yung hair ko. So, I stop it. Kasi gusto ko talaga yung magiging effect lang sa hair ko. Magiging bouncy lang talaga siya. Parang bouncy effect. Tapos, may bouncing effect. Tapos, shiny, ganun. Ayoko nang masyadong stiff. So, ayun, yun yung mga ginawa ko. Yun yung mga patuloy ko pang ginagawa. Pero dahil nga lockdown ngayon, ang hirap lumabas. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakapagpagupit ng buhok. So, ang ginagawa na lang namin, I let my husband cut my hair kahit yung dulo lang. Kasi, syempre, kapag curly yung hair mo, ang tendency niyan, mas mabilis madry yung dulo. At, ang isa sa mga ginagawa kong solution para hindi siya maging dry or para hindi masyadong dry or parang nagiging dull yung hair, frizzy, ganyan, may split ends, pinapatrim ko siya on a regular basis before lockdown, before this pandemic. Yun yung mga nagiging routine ko sa hair ko. Pero ngayon nga, ang hirap pumunta sa salon, ang hirap pumunta sa mga parlor, tsaka medyo paranoid din ako, ayoko ma-expose. Hindi ako nakakapagpagupit, hindi ako nakakapagpatrim ngayon sa mga salon. So, ayun, ginagawa ko, ako na lang yung nagtitrim. Ako minsan yung nagtitrim, okay, yung asawa ko once natrim niya na yung hair ko. And okay naman yung result, maganda pa rin naman, hindi naman pumangit yung hair ko. Ayan, ito nga siya actually ngayon. Ayan. Tapos, ayun, yun yung mga experiences ko when it comes to my hair, that's how I take care of my hair. And right now, I just want to share you kung ano yung mga kung ikaw ay mahilig sa mga naturals or natural scent ng mga products. I-share ko lang sa inyo yung isa sa mga pinakamagagandang products ni Avon, ayan, which is the Avon Naturals hair care. Ayan, so I have it here with me. Marami kang pagpipilian dito sa mga products ni Avon. Yung naturals nila, Avon Naturals hair care nila, it comes with different scents and you have a lot of options to choose from. And ito, isa sa mga ito ay partner siya actually. Meron ako ditong mixed berries and silk protein. Actually, marami silang mga flavor. Marami kang pagpipilian at nakakatuwa kasi lahat sila mababango tsaka fruity. Ay, ano ba? Natural yung amoy. Kasi meron ditong fruity flavor eh. Fruity yung amoy. Like this one, yung mixed berries and silk protein. Ayan, ang bango-bango nito. Ayan, amoy na amoy mo yung pagiging berries niya, yung mga berries na nakalagay sa kanya.
Ayan. So, itong mixed berries and silk protein, ang goal niya is to give you a... Ayan. Sorry. Ay, kita niyo. Smooth and straight. Ayan. Smooth and straight hair. Ayan. So, kung kayo ay may straight hair, I think this one will suit you, this mixed berries and silk protein. 2-in-1 shampoo and conditioner na siya. So, katulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, ang daily routine ko or ang routine ko kapag nag-shower ako, conditioner muna ako, shampoo and conditioner. Maybe this one will, kung susundin niyo yung ganung ano routine, ha, makakatipid siguro kayo dito kasi 2-in-1 shampoo and conditioner na siya. So hindi mo na kailangan siguro mag-conditioner muna and then shampoo then conditioner kasi 2-in-1 shampoo and conditioner na siya. Ayan. So meron din silang coconut oil and amino protein. Ang goal naman ni coconut oil and amino protein is one. Is to give you ultimate moisture. Ayan. So, kung gusto niyo na mas moisturize yung hair ninyo, I think you should go with coconut oil and amino protein. This is 2-in-1 shampoo and conditioner as well. At hindi siya yung maantay ang amoy ng coconut oil. Ha. Ang bango niya. So, pag pinili niyo to, ma-appreciate niyo yung amoy niya kasi hindi siya yung ano, ang sabi mo, amoy, ano, amoy yung coconut oil naman ito. Hindi po. Mabango siya. Ayan. So, maganda siya. Alam niyo naman na yung mga coconut oil may hair may magandang benefit din yun sa buhok natin, 'di ba? Yung iba nga binababara nila ng oil yung buhok nila bago sila matulog or for a few minutes siguro nagbababad sila sa coconut oil kasi alam nila na maganda talaga siya, nagbibigay siya ng moisture sa hair. And also, yun nga, meron din aloe vera and grape seed. Wala lang ako dito ngayon, pero meron ding aloe vera and grape seed si Avon Naturals. It's also 2-in-1 shampoo and conditioner. Maganda rin siya. Naamoy ko na siya, ang bango-bango niya. Hindi ko lang siya nakuha. Pero, ayun, pwede mo naman mabili yan sa mga Avon branches. Kung ikaw ay franchise dealer or Avon representative, madali naman siyang ma-access sa mga branches natin. And also, madali din siyang mabili online. Ayan. So, kung hindi ka pa register, I will include the link below this video para maklik mo yon at makapag-sign up ka sa Avon and then makapag-purchase ka nito. Ayan. And also, they have avocado and macadamia. Kung ayaw mo naman ng 2-in-1, hindi ka panay ng mga 2-in-1 shampoo and conditioner, meron din naman silang magkahiwalay, which is shampoo lang, alone. Ayan. Meron silang avocado and macadamia shampoo. And so, para ma-achieve mo yung ganong amoy at ma-achieve mo yung result, siguro magandang pag-partnerin mo si avocado and macadamia shampoo and avocado and macadamia conditioner. Ayan. Para syempre hindi maglalaban yung amoy, diba? Pagkatapos mo mag-shower at hugasan yung hair mo, makikita mo na yun yung amoy na gusto mo ma-achieve. Yun din yung makukuha mo yung result. So, try this. This is really good. Ito yung mga naka-feature ngayon sa brochure ni Avon. And the last one I have here is the Golden Apricot and Shea. Golden Apricot and Shea Shampoo. Ang bango niya kasi napaka-fruity ng amoy. Meron din siyang conditioner. Ayan. So, itry nyo po ito. Avon has been doing this. Nagre-release na si Avon before pa nito. Siguro mga high school pa lang ako may Avon Naturals na. I'm not sure, no? Hindi ko na maalala. Sobrang tagal na. And marami nang nakapag-try na ng Avon Naturals shampoo and conditioner. And they love it. They really love it. So, kung mahilig kayo sa mga shampoo na parang fruity or parang yung amoy niya is natural, hindi naman parang ma-chemical yung amoy, you can go with this Avon Naturals shampoo and conditioner. At saka, meron din tayong pearl essence
pearl essence and rose water na 2-in-1 shampoo and conditioner. Actually, ito yung gustong-gusto kong i-try kasi ang ganda. Ang ganda niya dahil ang cute ng packaging. Ayan siya. Hindi ko pa siya nakukuha. Hindi ko pa rin siya naabutan sa branch kasi maraming ang nag-a-avail nito. Pero once siguro na magkaroon nito, itatry ko tong ano to. Bagong flavor kasi to, bagong ano nila, bagong labas nila na product ng Avon Naturals. So, I guess you need to try this too. Ayan yung mga best selling items ni Avon. So, I hope you'll get this too. You'll try this too. And sa ngayon, for this month of October, nakakatuwa kasi since ang featured products nga ni Avon is Avon Naturals, meron tayong mga early Christmas promo or mga early Christmas gifts when you avail these products. Ayan, katulad nito. Ayan. So, kapag bumili ka ng Avon Naturals shampoo, makakakuha ka ng, makakapag-avail ka ng pouch for only 69 pesos. Ayan. Any Avon Naturals na products, makukuha mo yung Avon Natural pouch for 69 pesos. Ayan. So, I hope you guys enjoy my video for today. And if you have questions or if you have any clarifications or kung may mga gusto pa kayong itanong or may mga gusto pa kayong ipa-review na products ni Avon or any products na gusto niyo ipa-review, just comment down below and then I will do the video for you. Ayan. And I'll see you again next time. after this product, mag-iisip pa ako ng pwede kong i-share sa inyo. Ayan. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video and I hope you learned something from this vlog. And I'm hoping to share with you again soon. So, that's all for today. Thank you!